Bato Bato P.I.K. Tayo informasyon para sa kalusugan ng bato. Magandang araw! Andito ulit tayo sa isa pang episode ng Bato Bato P.I.K. para pag-usapan ang mga sakit sa bato. Bato? Pangatlong episode po. Noong una po ay pinag-usapan natin kung ano ang bato at ano ang ginagawa ng bato. Ngayon naman tatalakayin po natin ang mga sintomas ng sakit sa bato. Pakinggan po natin ang mga pasyente namin sa labas at loob ng NKTI at ang kanilang mga naranasan. Opo, kumilang bisito. 58 ako. Nagkasakit. Sakit ni. Ramdaman ko. Gilid sa katiyan. Masakit. Lalamig ako. Hindi ako makatayo. Senior Junior, 6 na buwan na po akong nagkaroon ng kidney disease. Ang unang sintomas ko ay ano po yung paghinga ko, sumikip, namanas po yung paa ko, tapos mukha po ng minanas. Body, 34 years old, 6 years ng si KD na pasyente. Mm-hmm. Yung una po kasi, nagmanas po ako kaya ng isang gabi nag-gain ako ng 10 kilos kaya po sabi ko sa post ko dati na magpatingin ako sa doktor. Yun po nalaman na may ano po ako, sakit sa kidney. Tawag po kasi doon IgA nephropathy, autoimmune po. Buong mundo talaga ang apektado ng sakit sa kidney. Kaya't iba-iba rin mga sintomas na nararamdaman ng mga pasyente. Katulad dito, pagkahilo, pamumutla, pagkawalang gana sa pagkain, pagmamanas, problema sa pag-ihi, at kadalasan, walang nararamdaman ng pasyenteng may sakit sa bato. Kaya napaka-importante, lalo sa mga pasyenteng may high blood o kaya diabetes, ang regular check-up, regular blood tests, para panatilihing healthy ang ating kidneys. Sana po ay may mga napulot na naman kayong bagong kaalaman sa pangatlong episode ng Bato Bato P.I.K. Antabayanan niyo pa po ang mga ibang episodes na sana kapulutan niyo rin po ng aral. Again, please like and subscribe. At maraming salamat po sa panonood.